Ito na naman, maipapakita na naman ako sa inyo na style ko ng pagluto at ang laman ng video ko ngayon ay kung paano ako magluto ng beef stick. Kahit pa paano, alam ko naman yun na lutuhin. Hindi nga lang siguro ganun ka dapat na luto niya, pero ipapakita ko sa inyo kung paano ko lutuhin ang beef stick ko. So, ang ginawa ko muna ay pinakuluan ko yung beef ng syempre hanggang malambot siya. Yung iba kasi direct na iluluto na with the yung panlasa niya, pero sa akin pinapalambot ko ng sobra yung aking baka. So, ipapakita ko sa inyo kung ano na siya ngayon. Ito siya. Yan na ang beef ko. Ewan ko kung malambot na siya, pero sa tingin ko naman kanina ko pa ito pinapakuluan ayan, medyo malambot na, pero konti pa kasi inumpisahan ko na kanina nung pagkagising ko, pinakuluan ko na siya, so more than 2 hours na siyang kumukulo ngayon. So while waiting na lumambot yung beef, gagawin ko na itong pang-isa ko sa kanya. So, ito, nagawa ko na yung lalagyan ko kasi siya ng garlic. Ewan ko kung paano talaga yung right ng pag-beef stick. Pero yung sa akin, kasi gusto ko talaga, kapag nagluluto ako, ginigisa ko talaga sa garlic, sa sibuya, sa mga ganitong ingredients, sa luya. Yan, may luya ako. Gusto ko may konting anghang siya. At saka, maganda talaga yung luya din sa ulam. Then, itong hindi ko pa nagawa, itong onion. So, gawin ko yung onion ko. Itong pagigisa ko yung karne mamaya, ang gagamitin ko lang yung, syempre yung luya, at saka yung ginger lang muna. Kasi, ito namang sibuyas ko yung pinakalas. Kapag natimplahan na siya, 'di ba? Ganun naman. At saka ang slice nito ngayon is kabilog. As we see sa mga naluto ng beef stick, kabilog siya. So ganyan. At ang gusto ko sa beef stick, kapag ako ang nagluto, is yung madami siyang sibuyas, kaya talagang madami akong ilalagay kasi mag-ano rin naman to eh. Kapag naluto to, parang maano siya, makakapuran siya doon sa meat. So, yan na ang sibuyas ko. And, gusto ko ng madami, kaya dalawang malalaking sibuyas ang ilalagay ko. Yung gusto ko sa pagluto ko ng beef stick, yung talagang malambot na malambot yung karne, para mas masarap siya. Sure ako, malambot na yun kasi kanina pa, anong oras ako gumising, ni-start ko na siyang pinakuluan hanggang ngayon in a low fire. Syempre, laging low fire kapag nagpapalambot tayo, laging low fire. So yan na yung sibuyas ko. Yan. Madami akong sibuyas. At ang tanging panlasa lang naman dyan eh yung soy sauce, yung toyo. Naku, hindi ko pa pala chinek kung may toyo ako, kung hindi pa ubos. Ang kasyo. Oo, meron pa naman. Ito. Toyo. Tsaka yung ibang recipe. Ngayon, I think, pwede na itong meat. Pwede na yan!
may dumating na bisita ko. Yung matandaw yun, yung ng gobyerno nila na nagche-check kung ano yung sitwasyon ng alaga, yung inaalaga na tsaka yung caregiver, kung may problema ba, kung anong sitwasyon na, kung anong improvement ng alaga, kung anong whatever yan na ano, basta sila yung ayan, i-entertain ko muna saglit, chinek niya yung alaga kung ano, kumusta, kung kumusta ako. Tapos napansin nila, ba't hindi daw ako naka-aircon? Eh, ang init. Eh, sabi ko, okay. Pero sa totoo lang kasi, ayaw ko kasi yung aircon kasi nakakasakit din ng likod eh. Ngayon, anyway, ito na yung aking beef. Luto na siya. So, ano kasi siya, hindi pa siya na-slice. So, slicing ko siya ng maliliit. Malambot. Good. Maganda yung lambot niya. Pero alam niyo, parang itong karne, parang ano siya, hindi siya yung, parang hindi siya fresh, tapos inano ulit. Freezer ulit. Kasi bakit hindi siya, pangit yung pagkahiwan niya eh. Yung, alam niyo ba yung utag? Yung karne ng mga iguruta, yung kapag pre-serve nila sa asin, tapos itatago nila sa banga, tapos iiwan nila doon ng matagal na ano, para mag-preserve. Parang ganito siya, yung magiging ganito yung karne niya, yung hindi siya, paano ko ba i-explain niya? Pangit yung pagka, ano niya, kasi diba kapag ang karne, kapag pinalambot mo at hiniwa mo ng ganyan, maganda yung pagkahiwa. Ito yung parang paano ba, parang yung nag-i-spread siya na parang ano ba yung tamang term ko dapat doon, di bali nasarapan ko na lang ng pagluto. So yan, slicing ko lang ng ganyan. So habang ini-slice ko ng ganito, pinapainit ko na yung pan ko para igigisa ko na siya in a soy sauce. Pero pangit, hindi ko masabing maganda yung beef stick ko in a, yung look niya, kasi pangit yung meat niya eh. Hindi ko alam, ganito na yung meat niya. Ang nangyari siguro dito, hindi siya fresh. Na ewan ko baka na defrost tapos nilabas, dinepros, tapos pina-freezer na naman, tapos dinepros na naman, ewan ko. Pero pangit siya. Yung hiwa-hiwalay siya, yung basta yun. Makikita mo naman sa karne, di ba? Pangit yung, ano, hindi na siya nagmumukhang beef stick. Kasi, dapat, di ba, dapat yung beef stick, eh, di ba, paganyan yung slice niya, tapos, nagbabind pa yung karne niya. Ito, hindi siya nagbabind na kasi ewan ko bakit ganyan ang nangyari. So, ngayon, umpisahan ko na ang pagluto ko. Mainit na yung pan. Gigisa ko na. Bigyan ko ng mantika. Madami siya ng konti kasi madami yung sibuyas. No, luto na yung rice. Mainit na. So, ilagay ko na yung ginger muna. Ito lang yung panggisa ko, ginger at saka itong sibuyas. So, pagsabayin ko na. Ay, ginger at saka ano ba yan? Garlic. Pagsabayin ko na. Kasi itatap ko lang naman itong sibuyas eh. Sabayin ko na. Then, so ngayon nilalagay ko na yung ano ko para hindi masunog yung garlic ko. Yan. Nalakas ko yung apoy niya para maluto na siya. Para makakain na ako. So,
ingredients nito na nagpapasarap is yung black pepper. Kapag ako ang nagluluto, gusto ko madaming black pepper. Pero kanya-kanya, baka kayo ayaw nyo yung madaming black pepper. Ako kasi gusto ko madami. Ayan. And ngayon, lagyan ko ng first batch na paglagay ko ng soy sauce para ma-absorb yung karne. Yung tama lang na ano, timplas doon sa karne. Ayan. Halo-halo. Since naman na ihahalo ko na, lalagyan ko na siya ng black pepper. Ito madami. Para may kasa, may pandagdag sa anghang ng luya at saka mas mabango siya. So, halo-halo. Since naluto na, luto naman na kasi, ilagay ko na itong sibuyas ko. Kasi ang gusto ko sa sibuyas, hindi siya masyadong luto. Sibuyas. Yan. So, tignan ninyo. Ito na siya. Halo-halo lang. Para mapaghiwalay itong sibuyas na ito, takpan ko ng konti. Eto na. Ngayon, see, mas madali na lang natin siyang paghiwalayin. O, sinainitan na siya. So, ganyan, halo-halo lang na ganyan. At saka, para ma-absorb na rin yung lasa nung ano to, yung soy sauce, ilagay ko na, lagyan ko na ulit for the next batch na naman. Kung sa kung ano sa tingin ko yung yan, naka-low fire lang ako kasi luto naman na siya eh. Madami siyang sibuyas. Ganito ang gusto kong pagluto ng beef steak. Pero see, tignan niyo yung karne, 'di ba ganyan? So hindi siya yung pangit yung pagka ano, yung ano, hindi ko nga alam ang i-term ko diyan eh. Yung nagburak-burak siya sa ano, pag slice. Kasi pangi, hindi siya, ibig sabihin niyan hindi. Oh, see? Parang corned beef siya. Ba, yung paghihiwalay niya. So parang hindi na siya, hindi siya look beef stick na. Hindi ko alam na ganun yung karne ko. Oh, see? Naging corned beef. Parang ano tuloy. Beef stick, corned beef tuloy. Ayan, ganyan lang ulit saglit. Eto na yung kinalabasan. Kain na ako. Pero pray lang ako muna. Pray for us and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this day you, which we are about to receive from thy bounty. Thank you for this good joker. Sorry, Lord. Amen. Pray for us and the Holy Spirit. Amen. Tikman ko na itong kinalabasan ng aking lipstick. Pero ang hindi na to lipstick na ano eh. Hindi na siya lipstick look. Parang corn beef lipstick na to. Ito. Tama lang yung nilagay ko na toyo. Sarap. Wala akong ibang nilagay na hindi ko siya nilagyan ng asin or suka or ano, tanging soy sauce lang at paminta. Okay lang. Talaga, yung sibuyas hindi niya masyadong na-absorb yung lasa, ay yung toyo. Pero malasahan mo pa naman. Pero itong beef, talagang malasa siya. So,
Yan ang nangyari sa beef stick sana, naging corned beef beef stick. Thank you, bye-bye.